And for the continuation of our discussion, as I mentioned a while ago regarding about the six trigonometric functions, kapag meron kang right triangle na given, paano mo malalaman kung kailan mo gagamitin ang sine, ang cosine, o ang tangent? Well, usually, ito yung very useful na functions, yung tatlo, no? Although yung tatlo pwede rin gamitin, kaya lang mas mapapadali ang computation kapag sine and cosine and tangent tayo. Kasi mga calculator natin directly may sine, cosine, and tangent. Now, paano mo malalaman kung sine, cosine, and tangent? Depende kung yung reference angle na ginamit natin. Ang reference angle kasi ang magdidikta sa atin kung anong magiging katawagan ng bawat sine na may meron sa right triangle. Depende yan kung yung reference angle na gagamitin. So, let's proceed. So, we have already recalled the Pythagorean theorem. And if you want to determine kung paano ba yung derivation of Pythagorean theorem, actually, I have a video regarding about this. Sayang, hindi ko kayo naging estudyante sa mathematics or engineers. Actually, I've discussed the derivation of this to the Pythagorean theorem natin. Now, let us now proceed to our vector analysis. So I prepare three drawings here. Yan. Lahat sila pawang nasa quadrant 1. So let us discuss first under tayo ng quadrant 1 regarding about scalars and vectors. So sa quadrant 1 tayo. Titingin ko lang ito. Okay. Assuming sa quadrant 1, let us start first with this figure. Assuming this is our vector F, yung nakakulay red. Ang vector, laging may dalawang component yan. The horizontal component and the vertical component. The black and arrow here is actually our horizontal component while the other one is our vertical component. Let us name this vector as vector F. So lalagyan ko siya ng pangalan as vector F. I choose not to prepare anything because I want our lesson na indescripted. Gusto ko on the spot para mas madali ninyong maintindihan. Sabay-sabay natin maintindihan yan. Now, if we have vector F, definitely we have also its component, the two components, the horizontal and the vertical. Kung yan ang ating vector F, definitely ang pangalan ng dalawang component niya, yung dalawang component natin, sa horizontal, we have it as vector F sub X or Fx. X is an indication actually of horizontality. Ibig sabihin nasa x-axis, along the x-axis ang ating component. On the other hand, yung nakatayo naman, we have it as our vector F sub Y or Fy. Ibig sabihin, papuntang itaas yan, along the y-axis. And kapag may ibinigay na vector example na naka-incline in a certain quadrant, definitely may angle yan. So let us have this one, this portion as our angle. So copy-paste ko ulit ito, no? Kaya lang papalitan ko yung naka-type. Let us just name vector F. Palitan natin yung vector F na nakasulat na symbol. So, ganito lang gagawin ko. Let us just assume that we have now the angle theta. Hanapin ko yung theta. And that's it. So, we have now our angle theta here. So, I think ayusin ko lang yung pagkakasulat. So, Fx, Fy, F, and then theta. So, yung angle na yan, along the x-axis, with respect to x-axis, is having an angle of theta.
Although wala pa akong numerals na ina-add. Now, bakit ba involved dito ang trigonometry? Ang concept ng right triangle. Because if we're going to draw a right triangle, basically, we will start first with this arrow. Yeah, yung arrow na yan. Lagi tayong nagsisimula sa unang arrow. And then ang rotation, sunod-sunod dyan, sa mga component natin, isa, dalawa, and then mauli yung ating main vector, yung vector F. So first, we start first with the horizontal component. Let me draw it here. Ito siya. Sa arrow, sa dulo ng arrow natin sa tip, dito ko naman ilalagay yung vector FY natin. So copy-paste ko siya. Dito kasi ipo-position sa tip nito. Kasan ko lang ng konti. Although hindi nakascale, ano? Now, yung vector F natin, since dito nagsimula yung vector FX natin, dito ko rin ipo-connect yung vector F natin. And then mako-close siya doon sa tip ng ating vertical component. Now, we have actually formed a right triangle. And this is actually our vector FX. I'm just teaching you how to derive formulas just to calculate. Ito yung vector FX natin. And then copy-paste ko yung vector FY. Ito siya. Ano pala, copy-paste ito, no? Ito ngayon yung vector F natin. Balik ko lang siya. So that's it. And then, from here hanggang doon, we have angle theta. So let me position theta also there. Copy-paste ko ulit yan. Ang mga civil engineering dyan, may statics of rigid bodies. May mechanics of deformable bodies. This is actually a preparation for you. Sa physics o sa electronics at saka sa circuits, ginagamit din ang scalars and vectors. May mga portion dyan. When we talk about electricity, we also apply the concept of scalars and vectors. So ito yung vector F natin. Yan. Para unong gagamitin yan, kahit na makaiba kayo ng discipline ng engineering, computer engineering or civil engineering. So ito yung vector F. Preparasyon pareho sa inyo yan. Now, given yung vector F, kunwari, at given yung angle theta, and I want to determine the values of Fx and Fy. So basically, it only shows here that I have to apply my concept or understanding of my six trigonometric function. That if I want to determine the value of Fx, eh since ito lang yung mga given natin, yung mga naka-highlight na red. Kung ito yung mga given natin, yung theta at saka yung vector F, hanapin natin pareho ang Fx at ang Fy. Hindi ko pwedeng gamitin ang tangent. Bakit? Ang Fy at Fx parehong unknown. Kung ito yung ating theta, ito yung ating reference angle, ang Fy ang siyang ating magiging opposite. I-type ko siya, no? Para mas klaro. Detalyadong detalyado. Para sa gayon kayo, eh, pwede nyo ulitin yung the way na I discuss it to you so that you can deliver it also to your friends. Yan. Ito yung ating opposite. And then, sa baba naman, para ko yung nireview ng trigonometry nila, ito opposite yan. At ito naman yung ating adjacent, yung Fx. And then on the other hand, definitely, yung nasa taas, yun ang ating hypotenuse, yung F, vector F. So this is our HYP. Now, if I have to choose the two functions that I have to consider, first, the combination of these two, yung F
theta, and fx. And then the third one, combination naman ng f, theta, at ng fy. So, encircle ko sila para masundan ninyo, no? O katit. Sing ko lang yung kulay. Gawin ko siyang no-pid. Yan. First, I have to consider this three. The f, theta, and fx. Then, copy-paste ko uli yan, no? Para masundan nyo lang. Combination ng mga variables natin. Second one, I have to consider the f, theta, and the fy. Okay. So, in doing this, calculate ako ha, para ma-determine ko ang value ng fx, simula ako sa sine. If I'll take the sine of this angle, theta, sine of angle theta is actually equal to opposite over hypotenuse. As I've mentioned a while ago, doon sa six trigonometric functions na ipinakita ko sa inyo. So kung opposite over hypotenuse yan, we have fy. And then f naman sa ibaba dahil yan ang ating hypotenuse. But since we're calculating for fy, malalaman na natin ang value ng ating fy. But in what manner, in what way? I'll just cross-multiply f with the sine theta. Then we can already have the value for fy. And that is equal to f sine theta. Yeah. On the other hand, if we need to calculate for the value of fx, we have to consider these three variables, the f, the theta, and fx. So, inaalam natin ang fx. Kaya lang, kailangan natin gumamit ng trigonometric functions. And the function that is applicable, indicating na mayroong adjacent na hypotenuse, is no other than the cosine of any angle, the cosine of theta, which is actually equal to adjacent over hypotenuse. So, fx over f. Yan. And then we can already calculate for fx by only cross multiplying f to cosine theta. So erase it now. So kung kakalculate ko yan, fx is equal to f and then cosine of the angle theta. Yan. Applicable yan sa kahit na anong quadrant. Kahit na anong quadrant, applicable yan. Now, what if ganitong nangyari, no? Dito, ang angle natin is along the x-axis. But what if kung ganito ginawa ko? Intindihin nyo maigi, ito yung concept, mga anak, no? Huwag nating sayangin yung panahon natin sa hindi pakikinig sa ating lesson ng maigi. Okay. So, if this is theta, transfer ko lang siya, no? Copy-paste ko. Baguhin ko yung situation. But what if kung hindi yung angle theta ang binigay sa problem? Ang ibinigay yung angle along the y-axis. So, papalitan ko ang pangalan nito instead of theta. I'll make it angle beta. Yeah. Beta naman ang binigay. Kaya lang, along the y-axis, hindi yung theta ang binigay. And yung component, hindi naman mababago. I'll show you this. So, ito pa rin yung fx. And then, ito pa rin yung fy. Alam ko na mas mabilis. Okay? Now, doing the same thing, para mas mabilis yata ng ganito. Wait lang, no? Cut ko yan. Okay? So, ang gawin ko, copy-paste ko yung kabuuan. Copy-paste ko na lang. Kasi konti lang naman yung babaguhin ni sir. O, dito kasi daling yan. Sa baba.
And that's it. Ito lang naman ang babaguhin ni Sir dyan. No? Tingnan yung maigi. So, same pa rin la FY yun. Kaya lang yung theta dito, transfer ko dito. Gawin ko siyang beta. Para mabilis lang yung typing. Beta naman. So, ibig sabihin ito, yung mga bilog-bilog na yan, labas ko muna. Change muna natin. So, instead na theta, ililipat ko yan dito. So, gagawin ko yung beta. Para lang maintindihan nyo talaga yung konsepto, hindi suntok sa buwan yung pag-aanalisa natin ng mga kinocompute nating analysis of vectors. Yan. Beta yan, no? So, dahil ito na yung reference angle natin, ang ibig sabihin, dahil nga sabi ko kanina, kung ito yung angle beta natin, ito yung gagawin natin reference angle, kung ano yung reference angle, doon nakasalala yung magiging katawagan ng bawat side sa meron ng ating right triangle. Dahil ito na ang reference angle natin, ang ibig sabihin, ang dating adjacent na fx magiging opposite. Ito naman ang magiging adjacent. Yan. At ito naman ang magiging hypotenuse pa rin. Hindi naman mababago. Now, if you want to calculate for the values of fx and fy, so we have only actually two combinations. Una, gagamitin ko yung isang bilog. Combination ng f, ng beta, at ng fy. Ito sila. And then, the other one naman is combination ng f, ng beta, at ng fx. And that's it. So if you want to calculate for the sine theta, eto, copy-paste ko lang yung mga solutions natin kanina. Okay, kaya na hindi ko na pala i-copy-paste. Eto, kini kayong maigi. If I want to calculate for Fy, Fy is, pasok siya sa circle lang mayroong F and Fy and beta. Na ang katawagan ay hypotenuse and adjacent. Ano bang trigonometric function na involve ang adjacent at hypotenuse? Hindi ba cosine? So we can have now the cosine of beta. So if I'll be typing that, we have this. We have first the cosine of beta is actually equal to adjacent over hypotenuse. But we have it as Fy over F. Fy over F. I'm just discussing to you the full blast concept of the vector analysis. Now, transposing F or cross multiplying F to the cosine beta to the left side of the equation, we can have Fy is equal to F cosine beta. Physics yan, mga anak. So, hirap talaga kapag yan ay pinili mong maging ano bang tawag doon? Modular. Kailangan mo pa rin talaga ng tulong ng prof para mas lalo mo maintindihan yung inaaral. Now, let us proceed to the other one. This circle. The beta, the fx, and the f. So, ang nakikita nating mga function ng side, katawagan nila ay hypotenuse and opposite. Ano bang function na may opposite ang hypotenuse? Di ba yung so? So we have the sine of beta. So let me write it here. The sine of beta is equal to the fraction. We have fx over f. And continuation, para ma-determine na ngayon ang value ng f, we have this. Fx is equal to f sine of beta. Isang quadrant lang ang pinili kong ipakita sa inyo, and then afterward, we will do the actual process. And then the rest will be the continuation of those features that I have already recorded to your LMS account. So ito, no? So ito yung kaparaanan para ma-determine natin yung mga component.
ng ating vector, mapa ang angle natin is along the x or along the y-axis. But what if ganito nangyari? So okay, delete ko lang yung nasa baba, no? Lagyan ko lang ng triangle right afterward. Ito, delete ko lang yan. So copy-paste ko uli yan. Isang vector lang yan. Kaya lang, binigay ko yung mga situations eh. Kung ano yung maaaring natin gawin para ma-determine pa rin ang fx at fy. Kung ano man yung given na angle, kung slope ba yan, kung angle ba is along the x or along the y. So copy-paste ko pa rin yan. So ito yung pangalo. Continuation ng ating explanation sa vectors. So ayan siya na, di ba? Kita naman. Yan. Now what if? Ganito ginawa ko. Kunin ko lang yung slope. Lagyan ko na lang siya ng triangle. Ito. What if, alisin ko yung beta. Walang given na angle, pero may ibinigay na slope. So, gawin ko na lang itong x. And then, copy-paste ko ulit. Gawin pong y yung isa. Copy. And then, y. Nakakasunod pa ba kayo? Mag-anak, yes, hello? Are you sure? Yes, nakakasunod, ha? And then, I'll make the other one as r. So what I will be doing here is I need to draw a right triangle which will represent as the slope of our given vector. Hanapin ko lang yung right triangle. Ah, ito siya. Yan. So ang binigay is actually a slope. Yan. So given yung x at saka yung y. Usually, ang ibinibigay dyan, the x and the y. And then ang r, aanapin natin. So kapag nakahanap kayo ng situation na ganyan, nagbigay ng vector at saka ibinigay yung slope na mention as x and y. Halimbawa, 3, 4. Or 4, 3, yung value ng x and y. Aanapin nyo definitely ang r. Aanapin definitely ang r. So, dito, lagay ko ulit ito, no? Ayan. Now, may paraan para ma-determine ang value ng fx and fy. So, alisin ko na yung beta. So, kung alisin ko yung beta, parang hindi magmamaterialize na yung mga definition na adjacent, alisin ko yan, yung opposite, at saka yung hypotenuse. So may right triangle pa rin tayo. Now, paano ko ma-determine ang value ng fx and fy? So ganito yung formula sa pagsasolve ng fx. Teka, undo ko muna. So allow me to solve for the value of fx. Fx is actually equal to the product of the vector, yung f mismo, aliin mo multiply ko dyan. Ano yung multiply ko? Since x ang pinag-uusapan or horizontal component, I'll consider x. Kasi ito yung nakaparallel eh, ito yung line na yan. But mayroon siyang denominator. And that denominator is actually the hypotenuse of our given slope. So magiging x over r yan. So, ganyan lang katali. So, ibig sabihin, kapag nagbigay ng x and y, obligado tayong anapin ang r. So, paano mahanap ang r? Kaya nga binigay ko sa inyo yung Pythagorean theorem kanina. Mahanap niyo yung r, mag-Pythagorean theorem kayo, mahanap ang value ng r. Now, ano ba, paano ba yung solution para mahanap ang fy? So, allow me to solve for the fy.
Fy is actually equal to F times F. Y over R naman siya. So, anumang sitwasyon ang ibigay, kayang-kaya ninyo pa rin hanapin ang component ng vector. So, yan yung full blast concept ng quadrant 1. And take note of that, while you are calculating, since ang arrow is to the right, positive ang value ng vector. Since ang arrow is upward, positive ang value ng vector. Nababago lang dyan yung sign, pero yung concept ng pag-aanap ng fx and fy at any quadrant is just the same. Just like here, quadrant 2, ganun pa rin ang concept. Nababago lang yung component signs. Yung fx natin, since to the left is negative here, since upward dyan is positive. So lahat ng mga yan, negative ang fx, ang fy is positive. Pero kapag yan ay nilipat natin ng quadrant, alisin ko na lahat ang nandito sa baba. Yan, para malinis. Okay, I'll be discussing it to you. What if kung ang arrow pababa, ang value ng fy negative? Nakakasunod ba kayo? Nagsusunod yes, ba? Okay. Yes, po. Apply natin yung mga napag-aralan natin. Now, look at it. Ano ba yung lumitaw? Ah, ito pala yung calculator. Alisin ko lang yung lumitaw na obstruction siya. Yan. Okay, ganito ang gagawin natin. I'll be creating one sample problem by copy-paste ko na lang ito. No? Yeah. Copy-paste ko yan, yung buong quadrant 1 na ito. Then delete ko na lang yung iba. What if, simulan ko siguro sa baba. Ito yung aking gawing basya, yung buong yan. Yung kung basya niya. Let me cite you one example. So that you will realize what the importance of what I'm discussing to you as of now. Papipis ko siya dito. Yeah. Okay, so ito gawin ko ngayon. What if this is 3 and that is 4? And let us say that this is 50 Newton. 50 Newton siya. So kaya siguro alisip ko na ito. Even this, that one, and this. Yan, okay. So nawala yata yung isang arrow dito. Ah. Lagyan ko na lang. Copy. And paste. Siya. And then, copy ko na lang ito. Yeah. And that's it. Yan. So, pinapaanap ang FY at ang FX. So, paano malalaman yun? Anapin muna natin ang value ng R. Now, for us to solve for the value of R, ito lang gagawin niya, sir. Teka lang. Ayun, taasan ko na lang ulit. So, let me solve for the value of R. R is actually equal to the square root of yung Pythagorean theorem natin, diretso ko na lo, equal to the square root of x squared plus y squared. Ulit na yata. X
square plus y square. And if we're going to calculate, equal square root of 3 square plus 4 square. That's it, 4 square yan. Then we can have square root of 9 plus 16. Because if we're going to calculate, yan. And then we can have square root of 25. And then a value of 5 units. So in yung ating R value. So definitely this R now is equal to 5 na ating kinalculate. So kompleto na yung sa portion ng slope natin. So we have 5. Now we can already calculate for Fy and Fx. Now how do we calculate Fx? Ito siya. Sabihin nyo lang kung nakakasunod pa ba o hindi, mga anak, no? So, Fx. May shortcut ito, ipapakita ko later. Kaya lang, hindi pwedeng basta lang shortcut ang aking ibigay sa inyo. Kasi, hindi magandang tinglan yon. Para ko kayong di tinuturuan at binobola na lamang. Dapat alam nyo yung mahirap na daan and then alam din ninyo yung madaling paraan. So, Fx is 15 newton. And then, imumultiply ko yan ng, dahil Fx yan, ng x over r. X over r, we have 3 over 5. So, allow me to multiply it by 3 over 5. And this is equal to what? Is it 30 newtons? I think this is 30 newtons. Because 50 divided by 5 is 10, then time is 3 is 30. Now, let me calculate for the value of Fy. Fy is equal to 50 newton again, and then times 4 over 5 naman siya ngayon. Bakit 4 over 5? Kasi ang 4 is along the y. So, yun ang pipiliin ko. So, I think this is equal to 40 newtons. So, successfully, we have actually calculated all the components of our vector F. You can do it in any quadrant. Parehong positive kasi to the right ito and then upward yung arrow ng mga components ng ating vector F. So, we have 30 and 40 newton. And actually, you can double check. Pwede nyong double check by calculating the F value. How do we calculate F value? Pakita ko, no? F is actually equal to the square root of Fx square plus Fy square. So, talagang gamit na gamit ang Pythagorean, no? Fx square yan. Yung buong yan, ha? Buo ito, no? Buo. Ayusin ko na nga, baka mapagkama lang x lang naka-square. Yan. Ito. And then plus Fy square. Actually, ito yung sagot. Okay, ito na, no? Equal square root. First, we have 30 square. Plus 40 square. And then the result is actually still 50 newton. This is just for checking.
Now, that is condition one. Now, paano kung hindi lupang binigay? O kaya, paano kung nakalimutan mo yung mga formulas na yan sa pagsasolve ng component? Paano mo makukuha pa rin yung 30 and 40 Newton? What if po nakalimutan mo yung procedure sa pagcalculate ng Fx and Fy kapag given sa problem or the slope, the 3 and 4? So, anong gagawin natin? I will borrow this triangle. And then, also the 3 and 4. Pakita ko, no? So, una, we have 4. Copy. This is 4. And we have 3. Ito. So, iba talaga ang nagagawa ng mathematics sa engineering. Yan. 4 and 3. Now, I want to determine the value for the theta. Ito yung theta natin. Copy ko lang yung symbol. Yan. Theta. Copy. Then paste. Paste ko siya dito. Yan. So, ito yung theta natin. Yan. Ito yung triangle. Yan. So, ito yung theta. Yan. So, para makalculate ko yung theta ngayon, since nakalimutan ko yung procedure kung paano mag-solve ng Fx and Fy gamit ang 3, 4, and 5 ng ating slope, pwede ko lang i-determine ang value ng theta. So, if this is our reference angle, 4 will be our opposite and 3 will be our adjacent. In that manner, I can use tangent theta is equal to opposite over adjacent. So, ito yun. So, ibig sabihin yan, para ma-solve ko yung theta, ito lang gagawin ko. So, insert ako na equation dito. Tangent theta is equal to 4 over 3 or opposite over adjacent. That if I have to calculate for the value of theta here, theta is actually equal to this. Theta is actually equal to this. 4 divided by 3 equal and then shift tangent. We have 53.13 degrees as a value of our theta. Equal 53.13 degrees. So yan ang gamitin.